emphasis sa buwan na ito ay We Care. Kaya ang title ng ating message ay Care. Care. At ang teksto po natin ay makatagpuan natin sa Luke chapter 10 verse 33. Ang sabi nga doon ay, but a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him. He had compassion on him. At sa hapon ito, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa The Good Samaritan. Siguro isipin ninyo, sabi niyo, gumana yata yung topic na yun. Gaskas na yung pero alam po natin na ang salita ng Panginoon na kailanman ito ay they are always new in the morning. They are always new. Ito ay laging bago at laging mayroong bagong pagpapala na nakalaan sa bawat isa sa atin. Kaya ating umpisahan ang ating message at umpisahan natin ito sa verse 25 ng Luke chapter 10. Ang sabi ay ganito, and behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? Meron isang dalubhasa sa kautosan, isang abogado ang nagtanong sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi naman siya nagtanong para madagdagan ang kanyang kaalaman o magbigay siya ng pangunawa. Siya ay nagtatanong upang matemp ang ating Panginoon Jesucristo para siya ay magkamali. Kaya nga ba, ang tinanong niya ay ganito, paano ang aking gagawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Alam niyo mga kapatid, itong tao na ito ay expert of the law, kaya alam na alam niya ang kautusan o ang tinatawag na Torah, yung five books of Moses. Alam na alam niya ito, kabisado niya ito, pinag-aralan niya ito at nagmaster siya dito sa law na ito. Kaya nga ba tinanong niya, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo sa kanya ay ganito. He said unto him, what is written in the law? Ano ang nakasulat sa kautusan? Yung kautusan na iyong pinag-aralan, yung kautusan na iyong binasa, yung kautusan na parating nasa sa iyan, ano ang sinasabi diyan? Ano ang nakasulat diyan? At ang tanong pa ng ating Panginoon Jesucristo, how readest thou? At ano ang nabasa mo dyan? Ikaw na abogado, ano ang nabasa mo? Kaya ikaw ang sumagot ng sarili mong tanong. Kaya sumagot ang abogado, ang sabi niya, as he answering said, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. Ibigin mo ang iyong Panginoon Diyos. Yun ang sinasabi doon sa kautusan. Yun ang sinasabi na alam niya na sinasabi doon sa kautusan kung paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan bang daan para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sinong sasabing yan ang daan patungo sa buhay na walang hanggan? Sinong magsasabing hindi? Asa ka mo? Wala. Andin ba kayo? Ngayon, sinabi niya ito dahil ito ang kanyang napag-aralan. Sinabi niya ito dahil ito ang kanyang alam. Sinabi niya ito dahil ito ang nakasulat doon sa kautusan na kanyang pinag-aralan at expert siya dito. Kaya nga ba ano sabi ng Panginoon Jesucristo sa kanya? Ang sabi sa kanya, you have answered correctly. Dito sabihin, tama pala.
na yon ang magbibigay sa kanya ng eternal life. Amen. Na pagka inipin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong kaisipan, buong kaluluwa, buong buhay mo, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at iibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya mo ba yun? Walang makakaya nun. Hindi niya makakaya yun. Kahit sinong tao, hindi kayang gawin yun na iibigin niya ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kaalaman, at buong kalakasan. At iibigin niya ang kanyang kapwa ng gaya ng pag-ibig niya sa kanyang sarili. Hindi niya magagawa yun. At sino man tao ay hindi kailanman magagawa yun. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus Christo, "You are right." And Jesus replied, "Do this and you will live." Gawin mo yan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan ang sabi. Para may ibig sabihin ng Panginoon sa Kristo sa kanya, alam mo naman pala yung sagot eh, bakit nagtatanong ka pa? Ibig sabihin niya eh, kahiya-hiya pa siya nun dahil alam naman niya yung sagot. Diba? Eh, nagtatanong ka pa. Kaya nga ba, para maiwasan ang kahihiyan ng naabogado na ito, ay sinundan niya na isa pang tanong. Ang tanong niya, but he wanted to justify himself, so he asked Jesus, "And who is my neighbor?" Sino ba ang aking kapwa? Gusto niya ma-justify ng kanyang ano, para hindi naman siya lumabas na kahiya-hiya. Ay sinundan niya, nagbigay siya ng follow-up question. Sino ba ang aking kapwa? Ngayon, tinugon siya ng Panginoon, indirectly through parable. At ang sabi ng Panginoon sa kanya ay ganito. And Jesus answering said, "A certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, which stripped him of his raiment and wounded him and departed, leaving him half dead." Nagkwento ang Panginoon sa pamamagitan ng isang parabola o parable. Ang sabi niya, mayroon isang tao na galing ng Jerusalem. At ito ay napunta ng Jericho. Nag-iisa lang siya. Alam niyo, noong mga panahon na yon, hindi ka po pwede mag-travel na nag-iisa. Sapagkat wala namang jeep nun, wala namang tricycle nun, wala namang motor nun. Lakad lang nun, o kaya magkakabayo ka, magdadangi ka. Pero it is not advisable for you to travel alone sapagkat ito ay very dangerous ang trail na ito sapagkat marami ang mga magnanakaw, maraming masamang tao ma-encounter ka dito. Kung kaya't ito nangyari doon sa tao na ito, nag-iisa siya. Hindi natin maalaman kung siya ay Hudyo o anuman lahi siya basta't siya ay galing ng Jerusalem papunta sa Jericho. Hindi natin alam kung anong pakay niya sa Jericho dahil hindi naman sinabi, pero ang alam lang natin papunta sa Jericho at siya ay hinold up siya, kinuha ang kanyang damit at pagkatapos noon pinagbubugbog siya at iniwan siya na halos patay na siya. Ngayon pagpapatuloy ng kwento, and by chance, there came down a certain priest that way. And when he saw him, he passed by on the other side. Meron pagkakataon na sa isang hindi sinasadyang pagkakataon, by chance, ay meron dumaan na isang pari Hudyo. At tinignan yung biktima. Tiningnan yung biktima. At nung nakita niya, anong sinabi niya, anong ginawa nung pari Hudyo? Lumihis siya ng daan
at iniwan niya yung tao. Okay. Ano pa nangyari? Nangyari pa, and likewise, a Levite, when he was at the place, came and looked on him and passed by on the other side. Ganon din ang ginawa ng Levite. Alam niyo mga kapatid, itong priest na ito, itong Levite na ito, ito yung mga lingkod ng Diyos. Ito yung mga sinasabi, mga lingkod ng Diyos, ang mga tagapaglingkod sa templo. At itong mga tao na ito ay nakakaalam at nababasa nila kung ano sinasabi sa kautusan na love the Lord thy God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength, and love your neighbor as yourself. Sila na inaasahan na tutulong sa tao na ito ay hindi man lamang gumawa ng kung anumang bagay para matulungan yung tao na ito na kahantusay at na biktima ng holdapan. Bakit? Bakit? Kasi they just don't care. They just don't care. Alam nyo, ginajudge natin itong dalawa na ito, pero alam nyo, guilty tayo, lahat tayo sa ganyang, guilty tayo dyan eh. Lahat tayo guilty because we just don't care. Pagka nakakita tayo ng tao nandiyan sa karsada na may sugatan, pagkatapos merong gusgusin, ano gagawin mo? Wala kang gagawin. Iiwas mo lang ang tingin at lalayuan mo na yung tao. Ganun ang gagawin din natin. Because we are guilty of it. Bakit? Because we just don't care. Amen. Right. We just, katulad natin, they just don't care. Pero meron isang tao na nagki-care. At ang sabi, but a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was. And when he saw him, he had compassion on him, and went to him, and bound up his wound, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. And on the morrow, when he departed, he took out 2 pence, and gave them to the host, and said unto him, take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Ito yung taong nagki-care. At sa hapon na ito, pag-uusapan natin yung tinatawag na care. C-A-R-E. Care. Do you care? Yes. Tingnan natin. Kung do you care nga. Pag-usapan natin yung letter C. Compassion. C. Saan natin yung letter C sa care? Ang una, kung sinasabi mong ikaw ay you care, magpapakita ka ng concern. Magpapakita ka ng concern. Sapagkat ang concern is to feel a marked interest about, o sa Tagalog, malasakit. At ang tao na ito, na Samaritan, nagpakita siya ng kanyang malasakit doon sa tao na kahandusay. Itong Levite na ito, walang malasakit. They just don't care. Walang malasakit. Pero itong Samaritan na ito, ipinakita niya yung kanyang concern doon sa tao.
at pinakita niya ang concern sa mga tao, sa doon sa tao na ito na biktima ng mga ng kondapan. Dahil sinasabi doon sa 1 Corinthians chapter 12 verse 25, so that there should be no division in the body, but that in that but that its part should have equal what? Concern for each other. Ayun ang sabihin, mga kapatid, ang bawat isa sa atin dito ay may concern sa bawat isa sa atin. Yung katabi mo, kailangan, concern ka dyan. Kung natutulog na o hindi. Kung tutulog na yan, gisingin mo. Sayang yung message. Hindi lamang concern, ibig sabihin, hindi lamang concern, kundi kinakailangan mo rin ang wow, compassion. Compassion. Sapagkat ang compassion, it defined as a sympathetic consciousness of others' distress together with a desire to alleviate it. Ibig sabihin, pagka meron kang compassion, ang ibig sabihin nun, ikaw ay nahahabag dun sa tao na, na gusto mo na mabawasan ang kanyang paghihirap. Yun ang tinatawag na compassion. Ibig sabihin, nadadama mo kung ano yung nadadama ng tao na iyong, na iyong kinakahabagan. Nadadama mo. Nadadama mo yan. Kaya nga ba, ano sabi nun sa 1 Peter chapter 3 verse 8, finally, be ye all of one mind, having compassion one of another. Love as brethren, be pitiful, be courteous. Kinakailangan bilang mga Kristiyano ay nakakitaan tayo ng compassion. Compassion. At hindi lamang yung compassion ay meron din tayong conviction. Conviction. Ang conviction, it means, sa Tagalog, may matibay kang paniniwala. May matibay kang paniniwala na you must possess conviction that we are dealing with eternal issues, hindi lamang eternal issues o yung issue na nandito sa ating harapan na kinakailangan ng tao ito ay tulungan. Ano sabi ito sa Jude chapter 1 verse 22, and of some having compassion, making a difference, and others saved with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment is spotted by the flesh. Nandoon yung deep conviction. Deep conviction. Sapagkat ganito sinasabi, caring compassion seeks to meet physical and emotional needs. But no genuine Christ-like compassion can be claimed until that compassion also notes and seeks solution for the physical and spiritual needs of people. Hindi mo makiklaim yung Christ-like compassion na yun kung hindi mo hahanapin o hindi mo gagawin yung solusyon para doon sa pangangailangan ng tao. And the greatest need of the majority of people in our world today is what? Salvation. Is salvation. So that is see. Kinakailangan you care. You have concern, you have compassion, you have conviction. Punta tayo sa letter A. Ano sinasabi sa letter A? Una-una, sa letter A, attentive. Alam niyo sa Tagalog yung attentive, maasikaso. Tingnan niyo itong Good Samaritan na ito. Nung nakita niya yung tao, yung biktima, anong ginawa niya? Winto siya. Binendahan niya yung tao, yung sugat ng tao. E nung araw, wala namang bandage. Kaya, marahil, kumuha siya ng kanyang damit,
at pinilas itong damit niya nito at iyon ang ginamit niyang pambenda doon sa taong may sugat. At meron siyang bawang alak at langis at ito ay binuhos doon sa sugat ng tao as first aid. Dahil inasikaso niya. At hindi lamang yun, hindi lamang basta ginamot yung sugat, hindi naman niya iniwan yun. Hindi! Ano ginawa niya? Isinakay niya doon sa kanyang bis o asno o bisiro at dinala niya roon sa panuluyan. At inalagaan niya magdamag. Hanggang kinabukasan, inasikaso niya. Masikaso siya. Kung ikaw itutulong kailangan, masikaso ka. Attentive ka. Kung ikaw talagang you care. Hindi yung basa, eto na yung $10, bahala ka na sa buhay mo. Ano ba yan? Nag-mission ganyan tao, anong bigay na ako dyan eh? Ba't hihingan mo pa ako? Anong klaseng asikaso yan? Anong klaseng asikaso yan? Anong klaseng care yan? You don't care. But kung ikaw ay tutulong, you go all the way. You go all the way. Hanggang sa, ibig sabihin, inasikaso niya na at siniguro niya na yung tao na ito ay nasa maayos na kalagayan hanggang sa kanyang pagbabalik. Tingnan niyo, hanggang sa kanyang pagbabalik, kung meron mang kulang yung kanyang ibinigay na pera, babayaran. Bakit? Because he came. Because he came. So sabi niya, alam niyo, ang ating Panginoon Jesucristo ay masikaso rin. Ay lahat ng tao ay gusto niya asikasuhin. Maging yung mga bata ay gusto niya asikasuhin. Kaya sinabi na sa Luke chapter 18 verse 15 to 17 ay ganito. Now they were bringing even infants to him that he might touch them. And when the disciples saw it, they rebuked them. Nagalit yung mga disipulo. Wala kayong bahagi rito. Pero anong ginawa ng Panginoon sa Kristo? But Jesus called them to him, saying, let the children come to me and do not hinder them, for to such belong the kingdom of God. Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it. Andun yung pag-asikaso ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi lamang yan. Marami pong mga instances sa paglalakbay, pag-ministry ng ating Panginoon Jesucristo na hindi niya, na lahat ng tao ay nasikaso niya sa kanyang nadadaanan. Pati nga yung mga tao nagugutom, kahit ilang libong tao pa yan, inasikaso pa rin niya. Pinakain niya isa-isa. Hindi lamang busog yung ginawa niya, kundi busog na busog. At tayo, pag nagpakain tayo, tasado tayo sa pagpapakain. Pagka nagpaberde kayo, kinakailangan, busog na busog. Meron pang siyaron. And hindi lamang attentive, kundi acceptance. Tingnan ninyo, mga kapatid. Itong tao na ito na biktima, hindi naman niya kakilala ito. Hindi niya kakilala yan. Pero tinanggap pa rin niya yung responsibilidad na tulungan yung tao na ito. Eh tayo, pag hindi natin kakilala, hindi naman Pilipino yan, yaman na siya. Hindi naman tagaroon sa atin yan, yaman na siya. Di ba? Hindi man natin kabalin yan. Hindi man natin kapatad, hindi man natin kapsat.
Yan mo na siya. Eh, pero itong tao na ito, stranger. Stranger. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo ay ganito, a new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. That you also love one another. You also love one another. God created in us the need to be accepted, to have the feeling of self-worth, of value, and approval. People need love, especially when they don't deserve it. Alam niyo, ang gusto ng Panginoon sa atin ay wala tayong partiality. Wala tayong kinikilingan, wala tayong binab, wala tayong hindi tayo dapat maging prejudice. Hindi tayo dapat maging pumipili ng kaibigan o hindi tayo pumipili ng katabi. Katulad na lamang nangyari dito sa James nito. Sa James chapter 2 verse 2 hanggang 4, napag-aralan natin ito eh. Di ba? For if a man comes into your assembly with a gold ring and dressed in fine clothes, and there also comes in a poor man in dirty clothes, and you pay special attention to the one who is wearing a fine clothes, and say, you sit here in a good place, and you say to the poor man, you stand over there, or you sit down by my footstool. Have you not made this distinction among yourselves and become judges with evil motives? Ayaw ng Panginoon, do not show partiality. Ayaw ng Panginoon yan. Bakit? Bakit? Dahil sa pare-parehas lang tayo ng sitwasyon sa buhay. Pare-parehas lang tayong tinubos ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay papunta na impyerno. Hindi dahil sa kagandahan loob ng Diyos, hindi tayo nililigtas ng Panginoon. Kaya do not show partiality. Huwag mong sabihin na nakakaangat ka sa iba. Huwag mong sabihin yun. Sapagkat pare-parehas lang tayo ng estado when it comes to sa harapan ng ating Panginoon. We are all sinners. And we are all guilty. Kaya we have to accept everybody. Kaya yung katabi mo, you accept your katabi as your brother and sister. Kahit ganyan yan, tanggapin mo lang yun. Ganyan na yan. And every member of the church should go all out to make every member feel accepted, loved, appreciated, approved, and that they are valuable. Alam niyo, bawat isa sa atin dito ay valuable. Mahalaga. Mahalaga ang bawat isa sa atin. Kaya nga yung bisita coming to this church should feel welcome. Yan, si Marian, welcome ka. I'm ready pala. Appreciated, loved, and accepted. They should live here saying, they made me feel like I was somebody and they really want me to come back. Amen. Amen. Eh, hindi po pwedeng aalis yung bisita mo, sasabihin, hindi na ako babalik dyan, puro mga masusukit yung mga tao dyan. Puro mga nakasibamat yung mga tao dyan. Hindi na ako babalik dyan.
Mahirap kung ganun. Eh, mahirap kung hindi na ako mabait yan, wala akong makutangan. Okay. And active. Attentive, accepted, acceptance, and active. True caring is always an action carried out by one person in regards to another person. Meron pa tayong isang napag-aralan sa James, chapter 2, verse 15 and 17. Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to him, "Go, I wish you well, keep warm and well fed," but does nothing about his physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accomplished by action, is dead. Pwede ba sabihin mo sa tao, nagugutom, kumayo ka at busugin mo yung sarili, na wala ka naman pinakakain. Paano ka bumusog yun? Paano ka? Ibig sabihin, yung sinasabi dito, faith by itself, if it is not accomplished by action, is dead. Sapagkat, pagka sinasabi mo, "I care for you," eh kinakailangan may action doon. Kailangan active yun. Eh tingnan niyo itong Samaritan na ito. Nung nakita niya yung tao na ito nakandun, say, gumawa kagad siya ng action para maibsan yung kalagayan nung taong nakahandun, yung taong biktima. Kaya nga ba, nasabi nga na true caring is always an action carried out by one person in regards to another person. True caring. Ang tunay na pagpapahalaga sa kapwa mo ay kinakailangan meron kang gawin para sa iyo, sa isang tao na dapat mong gawin. Okay, that's letter A. Letter A na tayo. Letter R na tayo. Malapit na tayo matapos. Letter R. Una-una sa letter R ay remember others first. Ano sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 3? Nasabi, "Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than yourself." Ibig sabihin nun, huwag ka mong malaki. Huwag mong isipin na mas nakakahigit ka sa iyong kapwa. Kung sasabihin na mas pogi ka kaysa sa katabi mo, o mas maganda ka kaysa sa katabi mo, huwag mong sasabihin na mas mahal yung suot ko kaysa sa suot mo, huwag mong sasabihin na bago yung sapatos ko kaysa sa sapatos mo. Hindi. Hindi ganon. Ibig sabihin nun, iangat mo ang iyong kapwa at ibaba mo ang iyong sarili. Hindi ito pataasan. Sapagkat ayaw ng Diyos yung mataas na tao. Ayaw ng Diyos yung nagmamataas na tao. Ang gusto ng Diyos ay nagpapakababang tao. Alam nyo kasi, tingnan nyo itong Samaritano na ito, hindi niya sinabing, hindi niya sinisi yung taong nandit nyo, ikaw kasi, lalo kami ka nag-iisa, hindi mo ako katulad. Ayan. Hindi mo ako katulad. Nag-ganon ito. Mas mabuti ako sa iyo. Pero hindi.
Ibinaba niya ang kanyang sarili at tinulungan niya yung tao. Tinulungan niya yung tao. Naalala ko tuloy yung isang palabas na sa YouTube ba yun? Meron isang babae na punta sa isang bridal store at naghahanap siya ng bridal gown. Ewan ko kung napanood niyo yun. Pretty woman. Eh, ngayon, sabi niya, meron siya nagustuhan at gusto niya isukat. Eh, siya kasi, yung black woman siya. Yung babae doon na sales lady ay ipasukat sa kanya. Ang gusto ng sales lady isukat nung stop yung gown at ipakita sa kanya na tama sa kanya. Sabi ng bibili na black woman, kinakailangan ko mag-fit para malaman ko kung bagay sa akin. Eh, hindi nga po pwede. Ito nga sinasabi ko sa iyo. Yung stop na namin ang nagsukat na ganyan. Hindi, sabi nung bibili, nasan ba yung manager niyo? Eh, lumabas yung manager. Ano yung problema? Eh, ganun. Gusto yung ipit yun. Eh, hindi ka po pwede ipit mo yan. Eh, sinabi na pala sa iyo na ipinit na nitong stop namin eh. Kaya po pwede na yan. Eh, hindi nga. Ako nga ang gagamit niya, kinakailangan ako mag-fit. Di ba? Tama ba yun? Mali. Eh kaya nagalit yung store manager, sabi, malis ka na ika, baka ba papupulis ka na namin sa kakulitan mo. Ngayon dumating yung may-ari ng store. Yung palang may-ari ng store, yung pala yung mapapangasawa niya. Kaya lahat ng stop doon, you're fired. Eh, akala nila mabuti sila. Akala nila nakakaangat sila kasi sila yung mga puti. At dinadown nila itong people with color. Eh, hindi tama yan. Hindi tama yan. Dahil kinakailangan you treat other better than yourself. At meron pa sinasabi dito sa Hebrew chapter 13 verse 2, sinasabi, Be not forgetful to entertain strangers. Yan. For thereby, some have entertained angels unaware. Huwag kang mag-judge ng tao dahil lamang sa kanyang kulay, sa kanyang anyo, sa kanyang anyo. Don't look down at people. Baka hindi mo alam, angel na pala yung kausap mo. Angel na pala yung kausap mo. That is, remember others better than yourself. And number two, respect. Kinakailangan mo ng respect. Kailangan natin ng respect. Kailangan natin mag-respetuhan sa bawat isa. Yung Samaritano, nirespect niya yung tao na kandusay. Kahit na siya ay biktima, nirespect pa rin niya. Nirespect pa rin niya. At binigyan siya ng first aid at inasikaso siya hanggang sa siya ay makarecover sa kanyang kalagayan. Dahil nandun doon ang respect. Kaya nga ba sabi, but if you keep on biting and devouring one another, watch out or you will be consumed by one another. Kinakailangan mo bawat isa sa atin dito ay nagre-respetuhan tayo. Eh kung mangyayari sa atin, pagka natalikod ka, isinisiraan mo na kagad yung kapatid mo, you don't respect. Binabakbite mo siya. At pagka ganun nangyari, kayo rin ang magkakasiraan. Eh, guilty din tayo, Chen. Eh, maganda pakikiharap mo pagkatapos, pagka natalikod, kung ano-ano na sinasabi mo sa kanya. Eh, hindi tama yun. Hindi ugaling Kristiyano yun. Hindi ugaling Kristiyano. Sapagkat ang ugaling Kristiyano, we love one another. We love one another. And we accept one another.
at nirerespeto natin ang bawat isa. Amen. Amen. And another, ready. Tingnan ninyo. Nung nakita nung Samaritano yung taong itong biktima, hindi naman siya nagulat eh. Bakit? Kasi ready siya. Ready siyang tumulong at ready siyang gumawa ng mabuti. Kasi sinasabi sa Titus chapter 3 verse 1, remind the people to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good. Kinakailangan ng bawat isa sa atin ay handa tayong gumawa ng mabuti sa bawat isa sa atin. Always be ready. Ibig sabihin, itong Samaritano na ito, naka-ready siya, nakahanda siya, nakahanda ang kanyang wallet, nakahanda ang kanyang sarili, nakahanda ang kanyang mind upang tumulong sa taong nangangailangan. Taong nangangailangan because he cared. He cares. And even if it means being inconvenienced, ibig sabihin, itong Samaritan na ito, maaaring meron siyang ka-appointment, meron siyang mahalagang gawain, pero hindi niya inalintana yun. Sinacrifice niya yung kanyang time, sinacrifice niya yung kanyang effort, sinacrifice niya yung kanyang resources para makatulong doon sa taong nangangailangan. The smallest good deeds is better than the grandest intention. Maganda nga intention mo, pero hindi mo naman ginagawa. Wala rin yan. Mabuti pang mag-abot ka na lang na kahit na barya kaysa sasabihin mo, magbibigay ako ng 10,000. Eh, wala ka naman inaabot. Laway lang. Ano mangyayari sa laway? Hindi naman pwede pandikit yan. Kaya nga, a smallest good deeds is better than a grandest intention. And lastly, letter E. Alam niyo mga kapatid, letter E, endure rejection. Meron mga tao na pagka tinulungan mo, ay nire-reject ka pa. Meron mga tao na tutulungan mo, minamasama ka pa. Be ready with that. Itong Samaritano na ito, hindi niya alam kung re-rejectin siya ng tao na ito, pero ano ang ginawa niya? Tinulungan pa rin niya. Without any reservation. Kung ma-reject man siya o hindi, tuloy pa rin yung kanyang pagtulong doon sa tao. Sapagkat sinasabi, herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Ito ang tunay na pag-ibig sa atin ng ating Panginoon na hindi na kahit na rejectin mo to, ikaw bahala. Alam niyo kasi may mga tao na nire-reject ang salita ng Panginoon. Alam mo nang mabuti itong sinishare mo, nire-reject pa ito. Kaya nga sinasabi ang Diyos, ito ay pag-ibig, hindi dahil sa inibig natin ng Diyos, kundi ang Diyos ang umibig sa atin. Kung kaya't ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang ating kasalanan ay mabayaran at ito ay mabigyan ng propitiation o yung sabihin, hindi propitiation sa Tagalog, pampalubag loob sa Diyos. Pampalubag loob sa Diyos. Kahit na ganun, ang intention, maganda intention natin when it comes to evangelism. Gusto natin maligtas ng tao, pero i-endure din natin o paghandaan din natin yung rejection na gagawin ng tao doon sa
sa magandang intention na ibibigay natin sa Kanya. Amen. Sapagkat, sabi nga ng Panginoon, kung tinatanggihan nila kayo, hindi kayo ang tinatanggihan nila, kundi ako na nagsugo sa inyo ang tinatanggihan nila. Amen. 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 At ang sabi pa ng Panginoon, let us not become weary of doing good. Huwag tayong magsasama sa paggawa ng mabuti. For in the proper time, if we will reap a harvest if we don't give up. Huwag tayong magsasamang gumawa ng mabuti. Let us endure rejection. Let us endure kung ano man yung kung tumanay rejection, pero we will not give up. Ang sabi nga, disappointments should always be taken as a stimulant and never viewed as a discouragement. Yun ang letter E. And letter E po ulit, encouragement. Sabi nga rin sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, therefore encourage and build one another up just as you are already doing. Encouraging. Yung paggawa ng mabuti ay makaka-encourage yan. Paggawa ng mabuti. At kinakailangan tayo ay gumawa ng mabuti upang tayo maka-encourage to build one another just as what you are doing right now. And lastly, ego. Pagkasirayan mo kasi ego, masyado kang bilib sa sarili mo. Masyadong mahal mo ang iyong sarili. Ma-pride ka. Kadalasan kasi na hindi ka makatulong sa iba dahil sa iyong pride. Kaya alisin mo ang iyong pride. Sabi nga, tingnan niyo ang ating Panginoon sa Kristo nung matapos niya hugasan ang mga paa ng kanyang mga disipulo. Ang sabi niya, if I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. At ang sabi pa, Christ made of himself no reputation. It is a Philippians chapter 2. Literally emptied himself by becoming a human, and specifically by becoming a human slave who served God, his master, and serving humanity. We need to take off the garments of ego and pride and put on the towel of servanthood. Put on the towels of servanthood. Kaya nga ba ang tanong sa lawyer ay ganito. Tanong, which of these three do you think was a neighbor to the men who fell into the hands of the robbers? Sino sa kanilang tatlo ang kapwa ng biktima? Ang sagot, ito ang tanong ng Panginoon sa Kristo, ang sagot ng lawyer, the expert of the law replied, the one who had mercy on him. And Jesus told him, go and do likewise. Sinasabi sa atin yan, go and do likewise. Go and do likewise. Meron isang pastor, papunta siya sa isang church at siya ay mag-speak. At siya ay running late. Kaya mabilis ang pagpapatakbo niya ng kanyang sasakyan. At nakita niya doon sa kanyang mag-empty na yung kanyang
gas. Eh, sa tansya niya, hindi makakabot yung gasolina niya doon sa kanyang paruroonan. Kaya ang ginawa niya ay minto siya sa isang gas station. Minto siya sa gas station. At nagpakarga siya. Binusinahan niya yung gasoline boy na nandun sa opisina. At lumabas yung gasoline boy na gusgusin ang damit. Puro grasa ang ulo. Maraming sugat sa mukha. At mabagal ang lakad at parang medyo malaki yung kanyang pantalon kaya parang nalalaglag. Kinargahan kayo ng gasolina yung kotse. Nung matapos sa kargahan, inabot nung pastor yung card niya at nagpunta yung gasoline boy na sa opisina. Matagal habang nakabalik yung gasoline boy. At nung nakabalik na, inabot sa kanya yung card at sinabing ayaw mong tanggapin yung card niyo. Kaya ang ginawa ng pastor, kumuha ulit ng panibagong card at binigay ito sa ano. At pumasok ulit sa opisina yung gasoline boy. At ang tagal na naman bago makabalik. Inis na itong pastor. Wala na kanyang pasensya. Bumalik at sinabi nung gasoline boy, ayaw tanggapin yung card. Oy, cash na lang. Binigay yung cash. Then, pumunta sa opisina. Nag-struggle na naman sa kahanap ng bariyang panukli yung gasoline boy. Hanggang sa bandang huli na tukoy din. At binigay sa kanya sukoy. Galit na galit yung pastor. Dahil mauhuli ng Asia. Dahil sa bagal, ang ginawa niya, inislam niya ang kanyang pinto at pinabirit niya yung kanyang sasakyan. Pinakamot niya ng gusto yung gamat. Takbo siya. Galit na galit. Hindi nagtagal. Siguro na-convict siya ng Holy Spirit dahil sa kanyang rude attitude. Kaya ang ginawa niya, nagbalik siya doon sa gasoline boy at nag-sorry siya sa kanyang nagawa. Ang sabi ng gasoline boy, "That's okay, mister. Everybody treats me that way. Everybody treats me that way." Alam niyo po, mga kapatid, we live in a cold and impersonal world in which many can echo that statement, "Everybody treats me that way." What is sad is that sentiment is all too often echoed in the church, which is ought to be a haven from the coldness of society. We as a church are called to be different as a result of our relationship with the Lord Jesus Christ. If we are to fulfill the command of Christ, we must care. Tulad ng sinasabi dun sa Galatians chapter 6 verse 2, let's carry each other's burden to fulfill the law of Christ. And the law of Christ is, ano sabi nun, the law of Christ, it is better to give than to receive. Because we care. Tayo na lang. Lord.